Totoo. Oo, parang pasyente talaga. Para kaming, Chinecheck ano, mo, isa-isa. Para kaming CSI. Oo. Ganon ang ginagawa namin. Yun. At may cure pa yon. May cure pa. May cure pa. Kasi, ang iniisip lang natin, once na halimbawa, papatayo tayo ng isang building, isang bahay, ang plano na, andyan na, alam natin na kapag ka nakaplano ng lahat yan, tinayo na dyan, okay na. Okay na, oo. Kaso ito mas mahirap. Kasi, existing na siya. Yes. Pagkatapos, luma. So, dahil luma, kailangan kasing respetuhin yung luma. Totoo. Dahil, kapag meron kang ginawa at napalitan na siya, hindi na siya marerecognize nung mga tao. Na, ano ba yung, for example, yung ano na lang, inayos kasi namin yung main facade ng Santa Ana. Ngayon, dahil dun sa masusing analysis na ginawa, lumalabas pala na ang fasad ng Santa Ana ay mayroong kulay dati. Okay. Kasama rin kasi dun sa proseso namin na kailangan merong community ano consultation. Yes. Ano ba ang gusto nyo dito sa gusari na ito? Ano ba yung importante para sa inyo dyan? Eh, lumalabas pala na sila, they will recognize their fasad na gray. Kasi matagal na siyang gray. Kasi yung nahubaran na yung, kumbaga, yung mga bato, like na. Exposed na, natanggal na yung pintura, natanggal na yung palitada. Yun ang kilala nilang Santa Ana Church. Ngayon, sabi nila, huwag niyong papalitan yon. Kasi ang tao, lalo na ang mga Filipinos, very sentimental. Yes. Yung attachment nila, dun sa church is ano, no? Yung parang yun yung expression ng faith. Isang importanteng kinoconsider ninyo aspeto ng conservation. Kailangan nandoon pa rin ang recognition, ang mga meanings, no, na nakatali sa publiko. Hindi lang isang tao, hindi lang isang pare, pero yung publiko. Okay. So, kinoconsider nyo din local government unit? Yes, yes, yun. So, meron kami mga stakeholders meetings, yun, para alam nila ano nangyayari sa yung sa proseso ng pagpapaayos ng gusali. Pero on your part, ano yung pinakamahirap, kumbaga challenging part sa ganitong klase ng proyekto, hindi ba? Hindi ito simpleng mission eh. Hindi po. Siguro sa ngayon, ang medyo mahirap lang sa atin ngayon is wala tayong laws talaga na in place na tungkol sa conservation. Isa pa doon, wala pa tayong sapat na funding. Kasi ang syempre ang prioridad ng gobyerno ay hindi ito eh, iba. Pwedeng ang maging priority nila is poverty. Yes. 'Di ba? So, ang conservation ay nandoon na, parang nag-uumpisa pa lang tayo talagang maging aware na importante ang pagko-conserve kasi isa ring itong tool, no, para sa pag-progress ng bansa. Yes. Hindi lang siya parang art lang yan. Totoo. Ano, kasama siya sa pag-develop natin. Yes. At sa mga future generation, hindi ba, ang sarap makita na andyan pa, nakatayo pa itong mga lumang gusali, hindi ba? Maging sa ibang bansa, kung paano nila pangalagaan yung kanilang mga structures. Oo, totoo. At yun ang pinupuntahan ng mga turista, hindi yes, ba ma'am? Yes, totoo. Totoo po yan. At sana ganun din tayo dito, maingatan pa natin. O kung ano man yung mga nakatayo pa ngayon, sana maingatan pa rin, hindi Opo, ba? Yes. At ang Escuela Atelier, ito ba ma'am, strictly sa mga nasa Manila area lang ng mga kabataan ino-offer? Hindi po. Actually, in the past number of years, nagtatanggap na rin kami ng mga scholars or trainees mula sa iba-ibang probinsya. Kasama na doon ang Ifugao, Layo. Ang Batanes, Vigan. Nagpadala sila sa amin ng mga scholars kasi maraming mga lumang gusali doon. For example, sa Vigan na lang. So, yung mga trainees namin, nung nagtapos na sila, sila naman yung tumutulong na mag-restore ng mga lumang gusali nila kung doon. Saan sila nanggaling. So, yun yung kagandahan nung ano. Kasi
nabigyan din ng magandang opportunity yung mga kabataan kahit malayo sila, nasa lalawigan. Mm-hmm. Yun, lalo na yung mga lalawigan kung saan maraming gusaling pamana pa na natitira doon. Okay. At sa ngayon, as of the moment, meron tayong mga katuwang na ahensya. Nabanggit nyo ka ng NCCA? NCCA po, ang ACID. Okay. Bukod doon, partner po namin ang TESDA. Mm-hmm. Sila po yung nagpo-provide ng mga programa namin na conventional. Partner rin namin ang DSWD. Ngayon ay may mga usapin na kasi ang TIESA, gusto rin naming maging partner at gusto rin nila kaming maging partner. Dahil ito ay marami nang gagawin na yung naaangkop sa yung tinatawag nating cultural heritage tourism. Yes. Mm-mm-mm. So kaya TIESA, I think, is also a good partner. Hopefully, no, magtuloy-tuloy kami. Ayun. Yan. More power. Sana po mag-progress itong plano na ito. Any final words po dun sa ating mga taga-subaybay, ma'am? Siguro, ang maipapayo ko lang para sa atin, para sa Philippines, no, para sa Pilipinas, na maging aware tayo sa importansya ng pagpapatuloy sa pangangalaga ng ating pamana. Kasi ito ay isang importanteng dokumento, no, na siyang kung saan natin makikita ang history ng Philippines, kung saan natin mas makikilala ang ating kultura, yung identity natin, no? And dahil doon, ito ay isang magandang tool, no, para maging progressive pa, mas lalong progressive ang Pilipinas. Yun lang po. Thank you so much po. Thank you, Ms. Jan. Maraming salamat. Uh-oh. Thank you so much. At ayan, mga kaibigan, marami tayo natutunan ngayon at ibahagi nyo sa amin. Napakalaking kapakinabangan dun sa ating mga manonood. Nagpapasalamat kami dahil katuwang kayo sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng ating kultura. Thank you. Ayan, mga kaibigan, nakasama po natin, of course, si Ma'am Tina Bulaong, ang OIC and Executive Director ng Escuela Taller de Filipinas. Ayan, thank you so much. Thank you. Manatili kayo nakatutok, magbabalik pa rin ang Aprub. Hi, I'm Joy Oliva. I'm Maris Makula. I'm Genevieve Asumbra. From Puerto Princesa Bureau, you are watching Net 25. We are one with 25. Hilig nyo bang magluto? E mag-recycle kaya? O di kaya naman matuto ng arts and crafts? Good news! Dahil lahat ng yan, hatid ng pinakabagong DIY show ng Net25. Hatid namin sa inyo ang mga easy-to-do recipes, recycling ideas, art projects, at mga bagong hobbies na siguradong ipoprovoke ang mga creative juices nyo. Kaya tutok na sa programang hindi lang tayo magiging hands-on, sama-sama pa tayong magiging malikhain. Kaya tara na, let's be makers from bits and pieces! Masayang umaga po! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Anunsyo publiko, tatlong araw lang ang ibinigay sa filing ng Certificates of Candidacy o COC ng mga nais tumakbo sa nalalapit na barangay ng Sangguniang Kabataang Elections. Batay sa calendar of activities ng COMELEC, ang election period ay mula October 1 hanggang November 7. Dapat magsumitin ng COC mula October 3 hanggang 5. Ang campaign period ay mula October 21 hanggang 29 at hindi maaring mangampanya sa October 30 o bisperas bago ang eleksyon sa October 31. Ang counting at canvassing ng mga boto at proklamasyon ng mga nanalo ay gagawin kaagad pagkatapos ng pagboto sa ganap na alas 3 ng hapon. Baby, tell me where'd you ever learn to fight without saying no. Walks back into my life like it's all gonna be alright.
Don't you know how much it hurts? When we don't talk, when we don't touch, when it doesn't feel like we're even in love, it matters to me. When I don't know what to say, don't know what to do, don't know if it really even matters to you. How can I make you see it matters? Eagle News International Edition, Monday to Friday, 9 to 10 p.m. Ang isa sa mga pangunahing layunin kaya itinayo ang Escuela Taller de Filipinas Foundation Incorporated. Higit dito ay ang pagbibigay nila ng libreng training na mga skills sa mga kabataan, lalo na sa mga out-of-school youth na tinatawag na Protector of Heritage. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Aprub na isang oras kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Tuwing Martes ng alas 8 ng gabi, kami ang inyo makakasama. At your service, sa pangalan po ni Ms. Elaine Fuentes, ako si Jel Miranda, at ito ang Aprub, gawin natin to.